prediksyon ni Nostradamus patungkol sa magiging panibagong presidente ng Pilipinas na di umano ay mag-aahon sa ating bansa mula sa kahirapan. Kilala mo ba siya? Well, kung hindi ay samahan mo ako, idol, at kilalanin natin ang taong tinutukoy ni Nostradamus. Simulan na natin. Bago nating pag-usapan ang nasabing prediksyon na ito ni Nostradamus, ay atin muna siyang kilalanin. At bakit nga ba sobrang sikat si Nostradamus? Michael de Nostredame, o Nostradamus sa Latinized form. Ipinanganak siya noong December 14, 1503. Pero ayon naman sa ibang source, ipinanganak siya noong December 21, 1503. Si Nostradamus ay isang French astrologer at physician na binansagang prodigy pagdating sa larangan ng prediksyon o yung paghula sa mga kaganapang mangyayari sa hinaharap. Sobrang nakilala rin siya dahil sa kanyang isinulat na libro na pinamagatan niyang Les Prophéties. Koleksyon ito ng 943 poetic quatrains o yung mga tulang may pag-aapat na linya. Nakasulat sa librong ito ang lahat ng mga prediksyon ni Nostradamus patungkol sa mga kagadapang magaganap sa hinaharap. And take note, mga idol, pinablish niya ang librong ito noon pang 1555 at marami sa mga hula niya ay magaganap pa sa 19th century at 20th century. Meaning to say, mga idol, 400 to 500 years bago pa man maganap ang mga hula niya patungkol sa hinaharap. Kaya naman, malamang sa alamang ay matagal nang pumanaw si Nostradamus kapag nangyari ang kanyang mga prediksyon. Now, ang tanong ay bakit ko sinabi ang pagitan ng taon ni Nostradamus sa kanyang mga prediksyon? Well, the answer is, nakakapagtaka kasing ang mga hula na isnulat niya noong 15th century pa ay nangyayari sa kung anong eksaktong oras niya sinabi na ang ganitong pangyayari ay magaganap sa panahon na ito. Nakuha mo ba ang punto ko, idol? Well, kung hindi ay ito ang mas malinaw na paliwanag. Kumbaga, wala nang chance pa na mabago ni Nostradamus ang mga bagay na nakatala sa kanyang libro dahil 400 to 500 years nga ang pagitan niya bago pa man mangyari ang kanyang mga prediksyon. Kaya naman, nakakapagtakang ekstakang eksaktong eksakto ang mga pangyayari na nakatala sa kanyang libro sa mga kaganapang nagaganap sa totoong buhay. Gaya na lamang nang magkakaroon daw ng zombie apocalypse sa taong 2056 at mayroon daw tatama na isang malaking asteroid sa ating mundo na magiging dahilan ng tuluyang pagkaubos ng sangkatauhan. Marami pang mga hula si Nostradamus na inaabangan ng marami. Ngunit mayroong isa sa mga hula niya na talaga namang gumulo sa madla, especially na sa ating mga Pilipino. Ito ay yung propesiya ni Nostradamus patungkol sa isang tao na hindi umano daw ay magiging presidente ng Pilipinas sa taong 2022. Ang taong ito raw ay ang muling magbabangon sa Pilipinas mula sa pagkalubog ng ating ekonomiya at gagawing isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo ang Pilipinas sa oras na maupo at mahalal na siya sa kanyang pwesto. Excited ka na bang makilala siya? Well, kung oo, ay samahan mo ko at sabay-sabay natin siyang kilalanin. Ang makapanindig balahibong propesiya na ito ni Nostradamus ay tumatalakay sa isang tao na atin ang pangangalanan upang mas mapadali at mas maintindihan nyo ang magiging ikot ng kwento. Ang taong tinutukoy ni Nostradamus dito ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Sa unang bahagi ng kanyang tula, ito ang eksaktong napaloob dito. In the 57th of 19th century, the Feast of Justice and the Blood of Love, from the blessed
Land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Now, let's take a look muna sa unang part, mga idol. Sinabi dito na, in the 57th of 19th century, well, kung inyong ibabrowse sa inyong internet, ang birthday ni Bongbong Marcos ay makikita nyo dito na siya ay ipinanganak noong September 13, 1957 na nagtali doon sa 57th of 19th century. Next part naman, idol, sinabi niyang the peace of justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Sinasabi lang dito na sa Land of the Oriental Pearl in Asia o sa Pilipinas, mayroong isang inosenteng bata ang ipapanganak na which is ipinanganak na si Bongbong Marcos ng Land of the Oriental Pearl in Asia sa Pilipinas. Well, ito kasi ang naging bansag sa Pilipinas na ang mga Espanyol ay masakop tayo. Dahil daw kasi sa dami ng mga likas na yaman na matatagpuan sa Pilipinas. Moving on to the next part, sinabi na dito na the yellow eagle holding the 15th fire will burn and its nation having the power of the 3 stars will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Okay, focus muna tayo sa unang sentence. Sinabi dito na the yellow eagle holding the 15th fire will burn and its nation having the power of the 3 stars. Sino kaya sa tingin nyo, mga idol, ang tinutukoy ni Nostradamus na yellow eagle? Well, yes, tama ang nasa isip mo, idol. Ito nga ay ang Liberal Party at si President Benigno Aquino III nga ang may hawak ng pwesto ng ika-15th President ng Pilipinas. At yung 3 stars naman na nasa dulo ay inirerepresenta ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa part naman na ito, sinabi niyang will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Basically, ang nais lang nito iparating sa atin, mga idol, ay mapupunta sa panibago na namang tao ang kapangyarihan. At ngayon ay hindi na ito parte ng salahang yellow evil. At ang taong ang ito ay walang iba kundi ang ating kasalukuyang presidente na si President Rodrigo Duterte na siya ngang ika-16th president ng Pilipinas. Malinaw na malinaw naman kung ano ang ibig sabihin nito at alam kong nuggets niyo ito, mga idol. Well, let's move to another stanza. Blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeams shine as noon, they shall shine from you. Para naman sa parting ito, blessed are you, land of the promise. Ang tinutukoy na land of the promise ni Nostradamus dito ay walang iba kundi ang Pilipinas. The first golden sunbeams shine as noon, they shall shine from you. So basically, sinasabi sa pangungusap na ito na ihinahanda na ni Duterte ang comeback ng Golden Era kung saan pamumunuan nga ito ng nakatadhanang tao na si Bongbong Marcos. Moving on to the next stanza, and will start his work at the Year of the Tiger, which is ang year 2022 nga ay Year of the Tiger. At nakapaloob pa dito na its people shall honor to be the savior leader. Dito naman sinasabi na ang majority ng sambayan ng Pilipino ay pipilitin si Bongbong na tumakbo upang maging leader ng ating bansa upang muling ibangon ang ating lupang sinilangan mula sa pagkakalubog nito sa kahirapan. This is the glory of all glory. The hope of all ages is born from the city from the north. Ang pinakapunto sa parting ito ng stanza na ito, this is the glory of all glory, which means mamumuno si Bongbong Marcos na kasama ang espiritu at patnubay ng kanyang ama. At pagdating naman sa part na ito, alam naman natin na si Bongbong Marcos ay ipinanganak sa Ilocos na northern part ng Pilipinas. Tanging ang taong ito lamang ang may kakayahang mag-implement ng mga bagay na kailangan nating gawin upang ang ating bansa ay maging isa sa listahan ng mga pinakamayamang bansa sa buong mundo.
At ayon pa nga sa ibang source, sinasabi dito na isa ito sa mga huling will at testament ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa kanyang anak na si Bongbong. Bago pa man niya lisanin ang sambayan ng Pilipino, hiniling niya di umano kay Bongbong na sana ay dumating ang araw na isa siya sa mga taong magiging leader ng ating bansa. Alam niya kasi na sa oras na siya ay umalis na sa kanyang pwesto at nakuha na ito ng liberal ay tsak, darating talaga ang panahon na ang Pilipinas ay makakaranas ng sobrang kahirapan. At kagaya nga ng inaasahan niya, ay nangyari nga ang sinasabing kahirapan na ito na ating niyang kasalukuyang dinaranas. Kaya naman, nakiusap siya kay Bongbong na kung maaari ay tuparin ang kanyang huling will para dito. Sinabi niya na sana ay pag dumating ang araw na ikaw na ang namumuno sa ating bansa, sana ay maibalik mo kung ano man ang mga bagay na nawala sa ating bayan. Now, let's go back to the main subject. Naniniwala ba kayo na nahulaan nga talaga ni Nostradamus ang magiging kapalaran ng taong ito? Tunay nga ba na siya ang magiging presidente ng ating bansa sa taong 2022 at magiging susi upang maiahon tayo sa kahirapan? Well, malaya po kayong ibahagi ang inyong mga opinion sa ating comment section.